Kabanata 27, Red Pocket Card. Si Bill na kumakain sa convenience store at nagbabasa ng maliit niyang libro. Napansin na lamang niya ang dalawa sa mga lalaking kinaiinisan niya ng sobra. Ito ay ang magkaibigan na si Steven Watson at Raven Armadillo. Dahil nawala si Bill sa paaralan ng dalawang buwan, tila nakahanap na sila ng bagong utusan. Si Bill ay maraming masamang karanasan sa dalawang tao na ito. Pagtapos bumili ng sigarilyo ng kanilang bagong utusan, umalis sila sa harap ng convenience store. Nakaisip si Bill ng isang plano para turuan ng leksyon ang mga ito. Sinundan ni Bill ang tatlo papasok sa tinatambayan ng mga estudyanteng naninigarilyo. Hindi nagtagal, nagtago si Bill upang kunan ng litrato ang lahat ng mga estudyanteng naninigarilyo. Hindi lang litrato, nagvideo din si Bill upang pangsuporta sa mga litrato. Ang mga estudyanteng ito ay matagal na nagpahirap kay Bill noon. Kaya ngayon na may pagkakataon siyang bumawi, gagawin niya ito ng marahas. Hindi nagtagal na tapos na si Bill kumuha ng sapat na video at litrato. Paalis na sana siya nang makita niya si Celestina at Dina na naglalakad papunta sa malaking grupo ng mga kalalakihan. Si Bill ay nabalisa sapagkat ang akala niya si Celestina ay isa din sa mga black sheep na study auntie. Kaya nagagambala siya na baka maimpluwensyahan nito si Dina. Nais na sanang lumabas ni Bill sa pinagtataguan nito, ngunit sa hindi inaasahang sandali may sumigaw na lalaki na, "Array! Itigil mo at masakit!" Sigaw ng lalaking nakahiga. Tinignan ni Bill ang mga nangyari sa kabamantong hininga. Si Celestina na ipinahit ang kamay ng isa sa mga lalaki na malapit kay Dina. "Tarantado ka! Puputulan ko ang kamay ng lahat ng nagtatangkang humawak sa aking kaibigan na si Dina. Matagal ko nang sinabi kung makita ko ulit na naninigarilyo kayo dito, lulumpuhin ko kayo." Malamig na nagsalita si Celestina sa mga taong anduon. Hindi pala anduon si Celestina para manigarilyo. Anduon siya para linisin ang mga estudyanteng naninigarilyo. Lahat ay nagsitakbuhan sa takot kay Celestina. Noong nawala si Bill sa eskwelahan, si Celestina ay naging Reyna. Kinakatakutan siya ng ilan sa mga estudyanteng matitigas ang ulo. Isa pa alam na sa buong campus na ang ama ni Celestina ay si Payne Bradford. Sa kasanayan ni Celestina at sa background nito, sinong hindi matatakot? Si Celestina ay miyembro ng Delta Silencer, isa sa apat na sangay ng puwersa ng pamilya elite. Siya ang estudyante ni Max na pang-100 sa bilang. Si Celestina ay pang-50 bilang. Pagtapos umalis ng lahat, si Bill na nagtatago ay dahan-dahang naglakad paalis. Ngunit bago pa man siya umalis, si Celestina ay mabilis na tumakbo sa kinatatayuan ni Bill. "Ikaw, bakit ka andito?" tanong ni Celestina. Hindi nakita ni Dina si Bill na nagtatago sa malaking puno, kaya siya ay naglakad kung asan si Celestina. Sumagot si Bill kay Celestina sa napakakalmadong tono. "Wala, naglalakad-lakad lang ako." Ika ni Bill, saka naglakad papalayo. Ngunit bago makaalis, nagsalita si Dina. "Bill, bakit ka andito?" tanong ni Dina. Lumingon si Bill para makita si Dina sa kasumenya sa kanyang mga mata. "Kilala mo ako?" tanong ni Bill kunwari kay Dina. Agad namang sumakay si Dina sa kamahinhin na sinabi. "Oo, di ba ikaw si Bill? Sorry ulit kanina." Ika ni Dina. "Walang problema, andito ako dahil may sinundan ako." Ngayon na nabulabog na sila, wala na kong oras para manatili pa dito. "Mag-ingat kayo sa susunod na pagpunta dito. Ang nasaktan mo kanina ay Warren Mill. Ang kanyang kapatid ay literal na baliw. Base sa pakikipaglaban mo, may alam ka sa mga martial arts. Ngunit ang kuya ni Warren ay hindi lumalaban ng patas, kaya mag-ingat ka." Paalala ni Bill kay Celestina. Si Celestina ay curious sa mga sinabi ni Bill, hindi gaano karami ang pinakita nitong galaw. "Isang simpleng galaw lamang iyon. Paano nalaman ng batang ito ang kasanayan ko?" pagtataka ni Celestina sa kanyang isip. "Kayong dalawang babae, mag-ingat kayo sa mga nakapaligid sa inyo, masyado kayong maganda, maraming lalaki ang umaaligid-aligid sa inyo. Kagaya ng lalaking nasa likod ng pader na iyon, pasimple niyang kinukuhanan kayo ng litrato." Tinuso ni Bill ang pader sa kaliwa, saka umalis at tumalikod. Si Celestina ay tumingin sa pader at hindi makapaniwala. Tumingin siya pabalik kay Bill, ngunit sa ilang sandali lang nawala na si Bill nang hindi niya nararamdaman.
Tila hindi siya naniniwala kay Bill kaya pumunta siya sa pader at pagkakita niya sa isang binata na nagmamadaling i-send ang mga litrato sa kanyang mga kaibigan. Siya ay natigilan. Hindi niya napansin na may taong palihim na sumusunod sa kanila. Ang binata na sumusunod ay hindi napansin na nakatingin na sa kanya si Celestina ng masama. Sa hindi inaasahan, hinawakan ni Celestina ang kamay ng binata sa kahinampas ito sa pader. Si Raulo, ka bakit mo kami sinusundan? Sigaw ni Celestina. Agad na nagyelo ang binata sa katakot na takot na sinabi. Pasensya na po, ako ay napag-utusan lamang. Takot na banggit ng binata. Sinong nag-utos sa'yo? Tanong ni Celestina. Tila ayaw sabihin ng binata ang kanyang mga nalalaman kaya madaling kinuha ni Dina ang cellphone sa kabingay ito kay Celestina. Nakita ni Celestina ang mga litrato nila ni Dina sa cellphone ng binata. Sinampal nito ang binata sa sobrang lakas ng sampal, hinimitay ang binata. Nakapukos sa dibdib at puwete ni Dina at Celestina ang halos mga litrato. Binuksan ni Celestina ang mga message ng binata saka napag-alamanin na ang nag-utos sa binata ay ang kanilang classmate na si Willie Moore. Galit na galit si Celestina pagtapos ay save sa kanyang cellphone ang mga litrato at ebidensya, agad na binura ang mga litrato. Kinalikot ni Celestina ang cellphone saka nagmadaling tanggalin sa settings ang password at tinabi ang cellphone. Samantala, si Bill ay bumalik na sa classroom, naghahanda para sa susunod na subject. Hindi nagtagal, dumating na ang lahat sa classroom. Si Dina at Celestina ay naglakad pabalik sa kanilang upuan. Pagkakita nila kay Bill na nakapikit habang nakacross ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan. Nakadama sila ng kakaiba. Si Dina ay halos gustong sunggaban si Bill at halikan ito sa kayakapin. Si Celestina ay nahihiwagaan sa pagkatao ni Bill. Kaya pagtapos nilang umupo, pumasok na ang kanilang sunod na guro. Isang oras ang lumipas na tapos na ang klase nila. Tanghalian na pagtayo ni Dina, agad niyang niyaya si Bill. Classmate, gusto mo ba ang kumain? Tanong ni Dina kay Bill. Si Bill na nakapikit lamang ay dumb ilat saka mahinang sinabi, may pupuntahan pa ako kaya pasensya na, sa susunod na lang. Nilabas ni Bill ang kanyang cellphone saka nag-text kay Dina. Makikipagkita si Bill kay Payne ngayon para pirmahan ang ilan sa pagsisilin pangalan. Pinasa ni Dina ng palihim ang chat ni Bill. Naunawaan niya ang text ni Bill, nais niya sanang sumama kay Bill ngunit nangako na siyang kakain kasama si Celestina at mga kaibigan nito. Hindi nagtagal umalis si Bill sa paaralan at umuwi sa bahay na Si Dina at Celestina ay nagpunta sa isang restaurant para kumain kasama ang iba sa kanilang classmate maging ilan sa mga kaibigan ni Celestina. Nagbukas ng malaking private room si Celestina at doon ay nagsimula silang kumain ng masarap. Kasama din si Jenny at Marcus sa grupo. Lahat ay pinakilala ni Celestina kay Dina kaya nalaman ni Dina kung sino ang ex-girlfriend ni Bill at kung sino ang matalik nitong kaibigan na nanloko sa kanya. Si Dina na nagpakilala sa lahat ay hindi mapigilan na mapangiti. Dahil ang dalawang diyosa ay kasama natin ngayon, sagot ko na ang pagkain. Maligayang bigkas ni Marcus. Napatingin si Jenny kay Marcus ng masama saka ito bamulong. Marcus, nasisiraan ka na ba? Alam mo ba na ang mahal ng mga pagkain dito? Halos 50 katao tayo ngayon, ang isa sa mga order ay nagkakahalaga ng $100. Paano ang inumin at bayad sa kwartong ito? Banggit ni Jenny. Agad na natigilan si Marcus ang kanyang pagmamayabang ay tila nilagay siya sa pedestal ng pagkalugmok. Huwag kayong mag-alala, sagot ko ang lahat sa panahon na iyon, nagsalita si Celestina. Biglang nakahinga ng maayos si Marcus nang marinig ang katagang ito. Hindi nagtagal pumasok ang waiter na may daladalang resibo. Kinuha ni Celestina ang resibo saka binasa kung magkano ang kanilang total bill. $27,000. Okay. Sabi ni Celestina habang dumudukot sa kanyang bulsa. Tila natagalan siyang dumukot at maghanap ng kanyang card. Nang maalala niyang nakalimutan niya ang kanyang card sa sasakyan, agad siyang tumayo at nagpaalam sa waiter. Maaari bang patawag ninyo si Manager Choi? Bigkas ni Celestina. Kilala si Celestina ng manager at may-ari ng restaurant kaya kung sasabihin niyang babalik siya para kunin ang kanyang card, hindi magdadalawang isip ang mga ito. Hindi nagtagal dumating ang manager sa kamarahang bumati kay Celestina. Miss Bradford, kumusta? Pagbati ni Manager Choi. Manager Choi, nakalimutan ko ang aking card sa sasakyan, maaari ay aalis ako upang kunin ito, maaari ba? Tanong ni Celestina.
Kilala ng manager ang ama ni Celestina at alam din niyang napakayaman nito kaya siya ay may tiwala. Tumago siya sabay sabi sa mahinhin na boses, "Walang problema, Miss Bradford. Huwag magmadali gamitin ang oras." Ika ng manager. Naglakad papaalis si Celestina ngunit inawat ito agad ni Dina. Saka mahinang sinabi, "Tina, huwag kang mag-alala, ako muna ang taya ngayon." Ika ni Dina sa mahinahong boses. Si Celestina ay hindi natigilan at marahang nagsalita. "Tina, hindi pwede ako, dapat ang magbabayad sapagkat ako ang nag-aya sa inyo." Ayon kay Celestina na nakatayo, "Tina, ayos lang sa susunod, ikaw naman ang taya. Kailangan na natin bumalik sa paaralan, kung kukunin mo pa ang card mo baka mahuli tayo sa class." Ayon kay Dina, nilabas ni Dina ang kanyang card na kulay pula at inilagay ito sa tray na dala-dala ng waiter. Ang manager na nakatingin kay Dina ay tila nagyelo sa kanyang kinatatayuan, siya ay nauutol na nagsalita, "Mama, my God. Ma'am, kung tama ako ng information, ang card na ito ay ang card na tinatawag na Red Pocket, tama ba?" Tanong ng manager. Tumango si Dina sabay sumagot sa mahinahon na tono, "Tama po." Ang manager ay nangangatal at maingat na iniangat ang card ni Dina at dahan-dahang inilagay sa kanyang palad. Ang waiter ay nang-awit at sa hindi inaasahan na hulog ang tray na kanyang dala kasabay ng pagtapik sa kamay ng manager. Nang makita ng manager na nahulog ang card, siya ay parang nabaliw. Agad siyang sumigaw at pinagalitan ng todo ang waiter. "Anong ginawa mo?" tanong ng manager. Ang waiter ay sumagot habang pinupulot ang tray at card, "Sorry, sir. Huwag mong hawakan ng marumi mong kamay ang napakamahal na card na iyan." Natigilan ang lahat nang marinig nila ang kataga ng manager. Kinuha ng manager ang card gamit ang tisyo at tinignan kung may gasgas ang card. Nang mapag-alaman niyang walang gasgas ang card, agad niyang binalik ang card kay Dina ng dahan-dahan. "Sorry, ma'am, hindi kami authorized humawak ng ganitong card. Kung maaari ay huwag pakita ang ganitong card sa madla. Ang card mismo ay nagkakahalaga na ng kalahating milyong dolyar. At ang laman ng card ay hindi mabilang, kaya huwag mag-alala, ay lilibre na lang po namin ang inyong makakain bilang paghingi ng tawad sa pagkakabagsak ng inyong card." Takot na bigkas ni Manager Choi. Halos mabingi ang lahat ng andoon nang marinig nila ang mga sinabi ng manager. Si Dina ay hindi alam ang halaga ng card na ito. Binigay lamang ito ng kanyang Kuya James para magamit sa pag-aaral. Noon pa man ay napakayaman na ng pamilya Wise, maging sa ngayon ang kinikita ni James ay hindi mahalaga sa kanya, kaya lahat ay naipon sa World Bank at umabot na ito sa bilyon-bilyon. "Manager Choi, hindi maaari, kailangan kong bayaran ang nakain namin ngayon." Ayon kay Dina, "Ma'am, hindi kami nagmamadali, kung gusto ninyong bayaran kahit abutin ng 100 taon, hindi namin ito didibdibin." Ika ng manager. Ang manager Choi ay napakatalino nang makita niya ang red card ni Dina. Alam niya makapangyarihan ang background ni Dina, kaya hindi siya nangangahas na pukawin ng ganoong tao. "Kung gayon, ipapadala ko na lang sa bangko ang bayad kinabukasan, ayos lang ba?" tanong ni Dina. "Walang pagtutol," sagot ng manager. Hindi nagtagal, lumabas ang lahat sa restaurant, pinangungunahan ni Celestina at Dina na magkahawak ng kamay. Ang kasama nilang grupo ay tumingin sa likuran ni Dina nang may takot sa mukha. Natural na nag-search sila sa internet upang malaman ang informasyon ng Red Pocket. At nang kanilang malaman sila ay natulala. Dahil ang Red Pocket card ay pangalawa lamang sa merkado na hindi makikita sa mga ordinaryong tao. Ang Black Emperor card ang nangunguna at tanging isang tao lamang ang may hawak nito, ngunit walang nakakaalam sa pagkakakilanlan ng taong ito. Trilyon-trilyon ang laman ng Black Emperor card kumpara sa bilyon-bilyon na laman ng Red Pocket card. Kaya nakakagulat pero na isa si Dina sa 100 katao na may hawak ng Red Pocket card. Sa kabilang banda, si Bill na kararating lamang sa bahay na E ay naabutan si Selena Bradford at si Payne Bradford. Si Selena ang may hawak ng finance sa Elite Group of Companies, habang si Payne ang may hawak ng buong negosyo ng Elite. Kasama ni Payne at Selena ang sekretary ni Bill na si Patrick Solam at Hesa Wall. Binati ng lahat si Bill sa Kayumuko. "Young Master, magandang tanghali. Bigkas ng lahat. Ganun din sa inyo." Ayon kay Bill. Naglakad si Bill papunta sa upuan kaharap si Payne at Selena. "Young Master, ito ang mahalagang papeles na kailangan malipat sa inyong pangalan.
Ang kumpanyang ito ay nasa Amerika at nais na papirmahan ng mga board member ito upang maituloy ang mga proyekto pagdating sa pagmimina ng langis sa gitnang timog hilaga. Ang isa pa ay ang kumpanyang nangangailangan ng pirma ay ang kumpanya ng pamilya sa China. Ang iba pa ay iiwan ko na lamang sa inyong mga secret area. Ayon kay Payne. Okay, sige. Pagtapos pirmahan ni Bill ang mga importanteng papeles, binigay ito agad kay Payne. Young Master, ito po ang card na maaari ninyong gamitin kung kayo ay may kailangang ipamili o bilhin. Kahit maglabas kayo ng ilang milyon o bilyon kahit patrilyon ay madaling mailalabas pag ginamit ninyo ito. Binigay ni Selena ang kulay itim na card na gawa sa Black Diamond. Ito ay tinatawag na Black Emperor card. Gamitin ito kung may nais man kayong bilhin. Ika ni Selena. Agad namang kinuha ni Bill ang card sa kanilagay sa kanyang luma at gutay-gutay na pitaka. Nang makita ang pitaka ni Bill, hindi nila mapigilan na maawa sa sitwasyon noon ni Bill. Ang pitaka ay nagpapakita ng pinagdaan ni Bill. Napakaluma na nito at ang kulay ay kupas-kupas na. Butas-butas at tastas na din ang tela ng pitaka ni Bill. Young Master, nais mo ba ang gamitin ang aking pitaka? Tanong ni Payne. Ay hindi na kailangan, Payne, ang pitaka na ito ay bigay sa akin ng aking lolo kaya okay na ito sa akin. Isa pa ang pitaka na ito ay swerte hehe. Sagot ni Bill. Kung gayon, Young Master, aalis na kami. Siya nga pala, Young Master, nais ko sana kayong Anya Yohan dumalo sa pagtitipon ng kumpanya. Nais makita ng mga business partner natin ang bagong Panginoon. Kung ayos lang ito sa inyo. Tanong ni Payne. Si Bill ay nag-isip ng ilang saglit sabay nagtanong. Okay, saan ba gaganapin ang pagtitipon? Sa Grand Blue Hotel, Young Master. Sagot ni Payne. Agad na natigilan si Bill nang marinig niya ang pangalang Grand Blue Hotel. Sa Grand Blue Hotel nagpa-part-time si Bill, Jacob at Dominic. Nagdalawang isip ulit si Bill saka nagtanong kay Payne. Pwede ba akong magsama? Tanong ni Bill. Walang problema, Young Master. Sagot ni Payne. Mahusay kung ganon. Ayon kay Bill saka tumayo. Young Master, gaganapin ito alas 8 ng gabi, kailangan ba ninyo ng susundo sa inyo? Tanong ni Payne. Hindi na kailangan, kasama ko ang aking kaibigan kaya darating kami, huwag mag-alala. Tugon ni Bill. Hindi nagtagal, hindi pinili, bumalik ng paaralan, nais niyang sunduin si Jacob at Dominic sa airport. Kaya siya ay nagmadaling nagmaneho ng kotse. Sa paradahan ng bahay na I. Madaming kotse ang naroon. Ang gamit ni Bill na kotse ngayon ay isang sasakyan na gawa ng McLaren. Alas 2 ng hapon, magka-text na si Bill at Jacob. Alam nilang sasunduan sila ni Bill kaya sabik na sabik din silang makita si Bill. Ganap ng alas 3 ng hapon, lumapag na sa airport ang sinasakyan ni Jacob at Dominic. Hindi nagtagal, nakita na ni Bill ang dalawa. Nais niya sanang salubungin ang dalawa ngunit nakaisip siya ng kalokohan. Dahil sa nag-iba ang kanyang appearance, ngayon titignan niya kung makikilala nila siya. Kaya nagmadali siyang nilapitan ang dalawa, suot-suot ang salamin pang-araw at tinaasan niya ang kanyang tono ng pagsisilita upang hindi siya mahalata. Ang kanyang pangangatawan ay hindi na tulad ng dati, maging ang kanyang tangkad ay tumaas. Nang makalapit siya sa dalawa, agad siyang nagtanong. Excuse me, sir. Kayo po ba si Jacob Silvestre at Dominic Zelda? Tanong ni Bill. Natigilan ang dalawa sa paglalakad, hatek-hatek ang kanilang bagahe nila. Kami nga, bakit mo kami kilala? Tanong ni Jacob. Ako ay tauhan ni Young Master Bill, pinasusundo niya kayo. Ayon kay Bill na gusto ng matawa. Huwag mo kaming lokohin, wala kaming pera. Iba na lang kidnapin mo. Tugo ni Dominic. Mga master, totoo po ang aking sinasabi. Ayon kay Bill. Gaano kay toto? Tanong ni Dominic. Maaari po kayong magtanong sa akin, pag hindi ko nasagot saka kayo maghinala. Bigkas ni Bill. O sige, bakit ka nagpapanggap? Tanong ni Jacob. Si Bill ay hindi nakasagot sa tanong. Nalilito siya sa tanong ni Jacob. Kaya agad siyang nagtanong pabalik. Anong ibig ninyong sabihin, mga master? Nagugutom na ko, Bill, itigil mo ang pagkukunwari sa amin kung hindi. Hindi namin ibibigay ang pasalubong mo. Ayon kay Dominic. Si Bill ay natawa, hindi niya mapigilan na matuwa sapagkat kahit nag-iba na siya ng pagkatao, hindi pera niya malilin lang ang dalawa niyang matalik na kaibigan. Kaya siya nagtanong pabalik. Paano ninyo nalaman na ako ito? Tanong ni Bill. Bill, kung nais mong itago sa amin ang iyong pagkakakilanlan, ayusin mo muna ang paglalakad mo.
Lagi kang naglalakad ng diretsong-diretso ang katawan. Ika ni Jacob. At sa kapag ikaw ay naglalakad, gumagawa ka ng gesture na para kang mananapak, kaya kahit anong tago mo, hindi ka makalulusot sa amin pag hindi mo binago ang style mo, haha. Ayon kay Dominic, si Bill ay hindi napansin ito sa kanyang pagkatao. Saka na lamang niya napagtonto na ganun nga siya. Tuwing nag-uumpisa siyang maglakad, kinukuyom niya ang kanyang daliri saka ito pinapatunog. Napagtanto din niyang wala siyang gaanong alam sa kanyang mga kaibigan, kaya laking pasasalamat niya na naging kaibigan niya si Jacob at Dominic. Tara at kumain muna saka tayo bumili ng inyong sasakyan, ayon kay Bill. Hindi ikaw si Bill, sino ka? Tanong ni Jacob. Tama, sino ka? Sinundan ni Dominic. Mga baliw, itigil ninyo yan. Tara na at magmadali, may party tayong pupuntahan at sigurado akong magiging interesado kayo. Ayon kay Bill. Oo Tara, nagutom na talaga ako, ayon kay Jacob. Hindi nagtagal, pumasok sila sa sasakyan ni Bill saka nagtungo sa malapit na restaurant.